Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali, mga kapatid. Magandang tanghali po, Father. Isinasama din natin ang mga kahilingan ng ating mga kapatid na nakaantabay sa atin sa lahat ng mga social media platform ng Pambansang Dambana ni Padre Pio, ang ating mga kapatid sa ibang bansa, at ang lahat ng mga kahilingan sa ating mga puso. Atin ding isinasama ang mga intensyon ni Imelda Briones Gallievo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong araw na ito, ating ginugunita ang kabanalan ni San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, ang pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagdarang sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, nakalukulok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa iyong nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pinili mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo
na pawang tinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog kaniya sa ilalim na walang hanggan, papatayin at ihahagi sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo, malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko ng sila'y lipulin at pawin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon, itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng Diyos sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin,
ay tatanggap ng makasandaang ibayo. At pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa araw na ito, habang ating pinararangalan ang buhay kabanalan ni San Bernardo Abad, isang pantas ng simbahan. Sa araw na ito, ating narinig sa ating ebanghelyo na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na mas madali pa sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Para sa marami sa atin, ang pahayag na ito ni Jesus ay parang kakaiba. Si Jesus ay nagsasalita tungkol sa makitid at mababang pintuan ng mga pader ng lungsod ng Jerusalem na ginagamit ng mga manlalakbay. Pagkaraan ng dilim kapag ang pampublikong pintuan ay nakakandado, ang isang normal na laki ng tao ay kailangang ibaba ang kanyang sarili upang makapasok sa pintuang ito. Ang isang kamelyo ay literal na kailangang lumuhod at gumapang sa tarangkahan. Kapag ginamit ni Jesus ang analohiyang ito ng isang kamelyo na dumaraan sa butas ng isang karayom, agad na mauunawaan ng kanyang mga tagapakinig ang ipinahihiwatig ni Jesus. Alam nila na magiging ganap na imposible para sa anumang kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom. O kung sinubukan ng isang kamelyo na dumaan sa isang pintuang daan ng lungsod na sarado ng magdamag, hindi ito magagawa ng kamelyo. Ang saradong daanan ay magiging masyadong makitid at mababa para sa kanya. Meron isang seasoned mountaineer na pagdating niya sa isang lugar, meron siya isang nakakitang isang bundok na ang ganda ng hugis. No? At kung kanyang titingnan, kanyang i-estimate, maaakyat niya sa loob lamang ng isang araw. Maliban sa seasoned mountaineer siya, prepared siya sa pag-akyat sa bundok. Kaya, inakyat niya ang bundok, nagsimula siya ng umaga. Pero dahil bilib na bilib siya sa kanyang kakayahan, bilib na bilib siya sa kanyang talento, papetik-petik siyang naglalakad, pabagal-bagal, hanggang sa nagdilim ang langit. Hanggang sa inabot siya ng takipsilim. Sabi niya, kaya ko itong akyatin. Malapit na ang tuktok. Akyat siya hanggang dumilim ng dumilim, hanggang wala na siyang makita. Hindi siya nagdala ng flashlight kasi hindi niya iniisip na gagabihin siya. Pero sabi niya, dahil sa kanyang bilib sa sarili, dahil pinanghawakan niya ang yabang niya, sabi niya, makakarating ako sa tuktok ng bundok na ito. Habang siya ay naglalakad, nadulas siya. At mabilis na dumausdos pababa. Pabilis ng pabilis. Hanggang may nahawakan siyang isang sanga. Paghawak niya doon, hinawakan niya ng dalawang kamay. Sinigurado niyang hindi siya babagsak. Maya-maya, may boses siyang narinig. Ang sabi ng boses, bumitaw ka.
Sabi nung lalaki, hindi ako bibitaw. Kasi alam ko na ito lang, sa pagkakataong ito, ito lang ang kakapitan ko. Wala nang iba. Ito lang ang makapagliligtas sa akin. Wala nang iba. Kaya hindi ako bibitaw. Sabi nung boses uli, huwag kang makulit. Sinabi ko sa'yo, bumitaw ka at ikaw ay maliligtas. Sinagot ngayon niya, sabi niya, sino ka ba? Eh, hindi nga kita nakikita. Ito, sigurado ako dito. Sa iyo, hindi ako sigurado. Kaya hindi siya bumitaw. Kaya, kinabukasan, naging headline siya ng pahayagan. Isang seasoned mountaineer namatay sa lamig. Isang or 12 inches na lamang ang kanyang distance sa ground. Kung bumitaw siya, naligtas siya. Ngunit dahil naging sigurista siya, itinuring niyang yun ang kanyang kayamanan, kaya hindi siya bumitaw. At yun ang nagdala sa kanya, sa kanyang kapahamakan. Bakit nga ba mga kapatid, napakaingat ni Jesus tungkol sa kayamanan? Ang kayamanan ay maaring magdala sa atin ng maraming pagpapala at marami ding hamon. Ang kayamanan ay maaaring lumika ng isang pakiramdam ng maling siguridad, katulad ng pakiramdam ng mountaineer. Ang ating kayamanan ay maaaring magpangyari sa atin na Panginoon ito sa iba o isipin na tayo ay mas mahusay kaysa sa iba. Ang kayamanan ay may potensyal na maging isang balakid sa pagkakaroon ng tunay na pag-unawa kung saan naroroon ang tunay na kayamanan sa ating mga buhay. Ang mga individual na mahal natin, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang ating pananampalataya, ang ating pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa atin at ang ating kaugnayan sa Kanya ay ang kayamanan na dapat nating pagyabungin. Kapag tayo mga kapatid ay komportable at masaya sa buhay natin dito sa mundo, ang Diyos ay nagiging background na lamang sa ating buhay. Naaalala na lamang natin siya kapag tayo na naman ay naghihirap, kapag tayo na naman ay nalulungkot, kapag tayo na naman ay walang makapitan. Ang ilan sa atin ay maaaring bumaling lamang sa Diyos kapag tayo ay nangangailangan. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kapag ang buhay ay mas positibo at masaya para sa akin, binibigyan ko ba ang Diyos ng parehong dami ng aking oras at atensyon? Nagpapasalamat ba ako sa Diyos sa maraming pagpapala niya sa akin araw-araw? O parang umuurong ang Diyos sa ating likuran? Ngayon, tanungin natin ang ating sarili, ano ang kayamanan ko sa aking buhay? At higit sa lahat, sino ang kayamanan sa buhay kong ito? Maglaan tayo ng oras, mga kapatid, upang magpasalamat sa Diyos para sa kasaganaan ng kayamanan sa ating buhay, kahit nahihirapan tayo sa pananalapi. Kung kumpleto naman ang miyembro ng ating pamilya, walang nagkakasakit, higit pa yon sa yamang pera. Pangalanan at pasalamatan natin ang mga taong nagpayaman sa ating buhay sa pamamagitan ng kanilang presensya, pangangalaga at pagmamahal. Magpasalamat tayo sa kagandahan ng planetang ating ginagalawan. Magpasalamat tayo sa mga tawa nating unlimited.
Magpasalamat tayo para sa mga bata na nagpapaalala sa atin kung paano ba maging masaya. Magpasalamat tayo sa mga bulaklak at anumang bagay na nagdudulot sa atin ng kasayahan, kagalakan at kapayapaan sa buhay. Kaya sa pamamagitan nito, mga kapatid, masasabi natin kapag tayo ay nandito sa mundo, kahit wala tayong maraming pera, mayaman pa rin tayo. Ngunit ipinagbabwalang bahala ba natin ang kayamanang ito? Ipinagwawalang bahala ba natin ang kayamanan ng pamilya, ang kayamanan ng relasyon natin sa isa't isa? Sana naman hindi. Kung ang ating kayamanan ay pera, ang ating ari-arian, at hindi na tayo nakikipagkapwa-tao, sana naman ay magising tayo na ang tunay na kayamanan ay ang buhay kasama natin. At ito ang magdadala sa atin upang ating kamtin ang kayamanang walang hanggan sa bahay ng ating Ama sa langit. Yan ang ating panalangin sa ating pagpapatuloy sa ating banal na pagdiriwang. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salita't gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtigis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayan ng Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Bernardo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa araw-araw at patawad.
pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig sa inyong mga puso at ngiti sa inyong mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio.
at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosisis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng pagunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot mong kapakinabangan upang maging pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu Santo at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos na mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, para po sa mga kabataang inihahanda para sa pagkukumpil na nakadalo ng seminar, mayroon po kayong kumpisal ngayong 24 ng Agosto mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali sa Chapel of Reconciliation.
mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. Ika-apat, sa darating pong Biyernes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanunguna ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanunguna ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanunguna ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Atinang na ipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa buhay.